Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog no oshirase des, yamashita Melinda tomoshimasu. Lisa onoda des, yoroshiku oninga isimasu. Yoroshiku oninga isimasu. At para po sa aming mga impormasyon sa araw na ito ay mauna na ako, Lisa. Siyempre po. Okay, ito po ah. Tungkol po ito sa bagong card ng National Health Insurance o yung tinatawag natin sa Japanese na Atarashi Kokominkenko Hokensho wo Sofoshimasu. Ayan. Mula daw po sa Oktubre 1, linggo po, ay ipapadala po sa mga kinauukulan ang bagong card ng National Health Insurance o yung tinatawag nga na Kokominkenko Hokensho. Ang dating card po na gray color o yung yellowish green ay mapapalitan na po yan ng cream color. Ang bagong insurance card po ay ipapadala mula po sa kalagitnaang buwan ng Setyembre. Sakali mang matanggap na ninyo ang bagong card, ay mangyaring i-check ninyo kaagad ang nakasulat o nakatala dito. Sakali mang may maling impormasyon sa inyong card, ay ibalik ito agad sa Kokuho Nenkinka o yung National Health Division Pension Division, no? Bali, dun po yan sa mga nasasakupang lugar ninyo, no? Na ward ninyo. So, may pagkakataon din po na di ninyo magagamit ang inyong hokensyo kung sakaling may maling mga impormasyon pong nakasaad dito. At syempre, kung magpapagamot po, mangyaring ipakita ang inyong National Health Insurance Card sa counter po ng ospital. Ang parte po ng inyong babayaran sa pagpapagamot ay mula sa benepisyo ng pang-medical na gastos o parte po ng health insurance. So, ang parte po ng benepisyo ay tulad po ng ilang porsyento na suporta sa pagbabayad po sa mga medical na gastos tulad po ng mga medical na institusyon. Then, ang porsyento po ng benepisyo ay depende ayon po yan sa edad, kinikita at iba pa. No? Kapag nanganak o namatay, ang ilang parte po sa mga binayaran o pinagkagastuhasan ay ibabalik po yan sa kinauukulan. Sakali mang may mga katanungan kayo ukol sa National Health Insurance Card o mechanism of National Health Insurance, ay mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa mga sumusunod na distrito na nasasakupan ninyo. Let's say, sa Aoiku, pumunta po kayo sa Aoiku Hoken Nenkinka. Meron din po sa Surugaku, then sa Shimizuku. Again, yan po yung punta po kayo sa Hoken Nenkinka. At para po dun sa mga telepono nila, andi dito po, nakasulat po sa ilalim ang kanilang mga Denmo Bango or telephone number. At para po sa iba pa nating mga impormasyon, ibibigay naman po sa atin ngayon ni Lisa. Salamat po, Melinda. Hi. Ito po yung sa pagpasok sa mga authorized na paalagan, bata, nursery school, at kindergarten. Okay. Ito po ay sisimula na sa buwan po ng Setyembre sa pamamahagi ng mga application guidelines para sa mga authorized na paalagaan ng mga bata, nursery school at kindergarten. Kung nais niyong ipasok ang inyong anak sa paalagaan ng bata, nursery school or small child care facilities, maliban po sa mga application para sa bawat pasilidad, nakakailangan din ng authorization para sa pangangailangan ng bata at edad ng bata. Ang authorization po ay may tatlong uri po ito. Number 1, number 2 at number 3 sa bawat authorized na ward. Unahin ko na ang number 1. Ang qualified age ay 3 taong pataas. May 4 na oras na maaaring pumasok o magpaalaga. Maaaring gamitin ang pasilidad ay ang mga authorized na paalagan sa bata. At ang number 2 naman po, qualified age po ay 3 taong pataas. Maaaring pumasok o magpaalaga ng may upper limit ng 11 oras o upper limit na 8 oras. Ang maaaring gamiting pasilidad ay ang mga authorized na paalagaan sa mga bata, nursery school o small child care facilities. At ang pangatlo naman po ay qualified age ay hindi po bababa ng 3 taon. Maaaring pumasok o magpaalaga sa mga upper time ng 11 oras o upper time ng 8 oras. Ang maaaring gamiting pasilidad ay ang mga authorized na paalagaan sa mga bata, nursery school o small child care facilities.
kung magpapatala sa mga authorization ng number 2 at saka number 3, kailangan tumugon ito ayon sa pangangailangan ng child care. Para sa karagdagang impormasyon, mangyayari sumangguni kayo sa bawat ward office ng Child Care Support Division. Okay. At meron pa rito, Lisang, karagdagan about that, ano? Okay po. Ito po yung mga guidelines application. Yan daw po ay ipamamahagi mula sa September 15, Biyernes po. Ang number 1 para sa authorization ay ipamamahagi po sa mga papasok o magpapaalaga sa number 1. Number 1, yung mga qualified age nga is 3 taon pataas, ano? Then, ang number 2 at number 3 para sa authorization ay ipamamahagi daw po sa mga papasok o magpapaalaga. Tama ba ako, Lisa? Yung magpapaalaga nga sa number 2 at number 3, ano? Okay, opo. Opo. Okay, di ba? Then, gayon din sa bawat child care support division ng mga ward offices. Ayan. Yes. So, ang tanggapan ng application sa number 1 para sa authorization ay mula sa October 2. Lunes po yan. Then, mag-apply po sa nais ninyong pasukang paalagaan. Sa mga pribadong authorized na paalagaan sa mga bata ay hanggang sa October 6, Biyernes, ang aplikasyon po, ano? Then, ang tanggapan ng aplikasyon sa number 2 at number 3 para sa authorization ay mula sa Oktubre a 2, Lunes po 'yon. Yes. Then hanggang October 31 na po 'yan, ano, Martes. Then mag-apply po sa unang nais ninyong pasukang paalagaan sa bawat Child Care Support Division ng Ward Offices. Yes. Ang gabay para sa pasilidad, kabayaran, handicap, child nursery at iba pang nais ninyong malaman ay maaring isangguni po yan sa Child Care Support Division. Then meron silang mga denwa, banggo o telepono po yung Child Care Support Division, ano, like sa AOBA, sa Aoy Division at saka sa Suruga District at para sa Shimizu District din, ano. Bali yung mga telepono nila plus yung fax number nila is nandito po. Nakasulat na po dito. Po, oh yes. Guran ito po yung guide, no? Okay po. Yes, Lisa. At para po sa mga susunod pa nating mga impormasyon, ano ba meron? Oh, dahil still pag-init summer, pa rin po. Although, ito na po yung last days ng summer dito sa Japan din, ano? Ito, hindi pa. Huwag po natin kaligtaan. Aloha Miho Festival Year 2017. Yes. Yes. Ang Miho Matsubara na naiparehistro po sa World Culture Heritage na Holy Site ng Arts and Culture ay hahalimuyak daw po ng Hawaii atmosphere ngayong Oktubre. Wow. Then, matutunghayan po sa event yung mga kaakit-akit na hula dance exhibitions plus yung nakakagiliw daw na Hawaiian band. Ayan, mga romantic na. Mm-hmm. Mayroon din pong mga workshop ang gagawin tulad po nung lei making workshop, flower workshop, plus ukulele workshop. Marami ring mga Hawaiian goods at iba pa ang mabibili po sa Miho Marche. Maari kayong magtungo sa event na ito sa pamamagitan ng inyong sasakyan, sa water bus, densya o train, plus bus. Ayan, pwede rin po maglakad kung malapit lang po kayo doon. Then, para sa iba pong mga information, mangyaring tunghayan po ang kanilang homepage, ano, yung Aloha Miho Festival. Then, yayain po natin yung buong pamilya po natin, kaibigan natin. Yes. At syempre, para matangkilikin nga po tong event na ito, no? At syempre, importante, kailan ba yan? Ayan. Gaganapin po yan sa Setyembre at 30 po yan. Sabado mula alas 10 hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre, sa Oktubre 1 din po, meron sila, no? Linggo po yan. Mula 9:30 hanggang gabi na po yun, ano? Alas 6 po ng gabi. Ayun po yung pinaka-main event nila. Doon yata i-present. Then yung lugar po ay sa Miho Herbal Campground. Ayan, sa Shimizu District po yan. Sa Miho
2738. Yan po ang exact address. Then yung entrance, syempre, libre po. Libre. Tsaka malapit sa dagat. Dyan ang dagat. Kung may dala kayong sasakyan, hindi po libre ang parking space. Yes, ano? Totoo po yun. At syempre, kontakin lang po ninyo yung Aloha Miho Festival Committee sa 054-388-9181. Then yung Tourism Exchange Division po, ang telepono po nila is 054-221-1310. Ayan. Punta tayo. Malapit pa sa dagat yan. Oo, para talaga mapipil niyo yung Aloha. Last day, yes, at saka last days na ng mga ng summer, i-feel naman natin uli. Totoo yan. No? Okay, last spot na po yan. Then, para naman po yung sa paghahanda po ng ating Nangkay Turafu Massive Earthquake o yung GCN Tsunami One Point Advice po tungkol dyan is ibibigay naman po sa inyo ni Lisa. Yan. Ito na po yung napaka-importante ito pag talaga nagkaroon ng lindol. Condition po ng mga toilet. Yes. Itong toilet, ano yun? Laking problema nito pag wala niyan. Ano? Yes, okay, ito po. Ano po yan? Matapos ang pagyanig ng malakas na lindol, may posibilidad na hindi po natin magagamit ang mga plus ng toilet natin sa maraming lugar dahil sa pagkawala daw po ng tubig. Una na po yan, ano? Blackouts, walang kuryente, saka mga damage sa mga water supplies at drainage pipe, gayon din po sa pasilidad ng sewage system. Matapos po ang lindol, ang mga toilet ay posibleng magiging puno ang dumi at magkakaroon po tayo ng poor hygiene. Yan. Talaga yan ang possible. Oo. Sa mga evacuation center naman po ay may mga ilalaang pansamantalang toilet. Subalit bago maihanda ang mga ito ay may ilang araw din ang dapat nating hintayin. Tulad magte-take ng time yung ganun, matagal, hindi agad-agad nasiset po yung mga toilet ano sa evacuation center. Opo. Then tulad po sa naganap sa Great East Japan Earthquake, ito po yung Higashi Nihon Dai Shinsai. Ang pasamantalang toilet po sa loob ng 3 araw ay may 34% lamang at 49% naman sa loob ng 8 araw. Ang toilet po ay ihahanda tulad din po ng mga toilet na ginagamit sa mga construction site. Yes. Mahirap itong gamitin para sa mga may edad at may kapansanan dahil ito po ay masikip, madilim, Japanese style at may step pa ho kasi may medyo mataas na kailangan itaas mo pa 'yung mga paa mo, no? Hahakbang pa tayo. Yes. Okay. Maraming tao sa evacuation center at malamang kulang daw po ang mga toilet. Kaya di maiiwasan ang haba ng pila at kailangan magmadali kayo dahil maraming susunod na gagamit po ng toilet. Hindi na makapag-concentrate, no? At may mga taong ayaw gumamit ng public toilet kaya iniiwasan naman nilang kumain at uminom. Masama naman yun. Ano? Subalit, hindi ito maganda para sa ating kalusugan. Yan. Totoo yan. Maaari magdulot ito ng dehydration. Yung economy class syndrome. Totoo yan. No? Kahit sa mga gagamitin toilet ay sa ating mismong bahay, sa mismong bahay natin, kailangan din po natin ng tubig upang ma-i-flush ang mga bodily waste natin. Yes. Ano? Kaya bago pa lamang dumating ang malakas na lindol, kailangan paghandaan po natin ang mga ito. Totoo po. Unahin po na natin bago muna itapon ang tubig sa mga bat natin, sa mga ofuro. Matapos gamitin, huwag muna daw munang itapon. Ano? Yes. At ugaliing mag-ipon tayo ng tubig sa mga balde o sa mga pet bottle. Pero palitan din naman ninyo after siguro mga 3 months. Kasi, sobra na yun. Palitan po natin yung tubig. At siyempre, bumili din daw tayo ng mga portable toilet na ina-assemble na toilet. Yeah, kailangan natin yan. At siyempre, mag-stack tayo ng toilet paper. Yes, importante at po. At pahabol lang, matapos mag-toilet, kailangan daw hugasan natin mabuti ang ating mga kamay. Uh-oh. Kung walang tubig, gumamit tayo ng antiseptic solution. Linisin mabuti ang ating mga kamay. Yes, maganda kasi importante po yung hygiene natin. Yung good hygiene natin. Yes. Ayan po yung aming mga impormasyon sa araw na ito.
Tapos na muna tayo para po hanggang sa susunod po nating pagkikita, no, Lisa? Yes. Okay, ito po muli si Melinda Yamashita. Lisa Onoda po. Hanggang sa susunod po naming impormasyon, magandang araw po sa inyong lahat.